Humuhupa na ang baha sa Camanava o ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela City. Kaya balik sa normal ang mga gawain doon ng mga residente. Nasa Valenzuela City, si Rex Remitio. Rex, kamusta ang sitwasyon dyan? Kung may kita nyo nga sa aking likuran dito sa may monumento ay yung mga nag-aabang ng jeep at bus papasok sa kanilang mga trabaho. At dahil nga panakanaka na lamang yung ulan, hindi naman sila nahirapang pumasok. Ito yung mga commuter na galing sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Una dyan syempre ay humuhupa na rin kasi yung baha sa mga lugar sa Valenzuela dahil nga hindi na masyadong maulan doon. Less than gutter deep na lang yung baha sa may Malanday Cockpit, Polo Church, Barangay Coloong at mga kalye ng G. Lazaro at T. Santiago. Nakatulong din yung agarang pagsuspinde ng mga lokal na pamahalaan sa mga klase sa lahat ng antas, pribado man o pampubliko, except sa Caloocan na kung saan yung mga pribadong kolehiyo at universidad merong discretion kung nais ba nilang magsuspindi ng klase. Kung sa Camanava ka man, kung may mararanasan ka man trapiko, doon lamang sa may Samson Road at sa may MacArthur Highway. Gayunpaman, nakaantabay pa rin yung mga otoridad kung sakali mang bigla muling magbuhos ng malakas na ulan, no? At inatasan na nila yung mga barangay officials na mag-prepare para sa preemptive evacuation noong mga residente na nakatira malapit sa Tulyahan River. Yung Tulyahan River kasi ay yung catch basin ng tubig na umaagos mula sa La Mesa Dam. At syempre kapag umapaw yung La Mesa Dam dahil sa malakas na ulan, aapaw din yung Tulyahan River at magdudulot ng pagbaha sa may Camanava. Gayunpaman, ayon naman sa mga ilang opisyal ng mga barangay na nakausap natin, maglilikas lamang sila kung sakali mang umapaw na yung La Mesa Dam. Ina. Maraming salamat, Rex. Si Rex Remitio nag-uulat mula sa Valenzuela City.